Hi, what's up guys? It's me, Dan Cabrera, and it's another The Unboxing Day. Pero ngayon, naka-vlog tayo. Nandito tayo ngayon sa SM Megamall sa Day 3 ng ToyconPH. So, after 2 years, bumabalik na po ang ToyCon dito sa atin sa Philippines. So, let's check it out. Tignan natin kung ano yung makukuha natin mga figures. So, tara, let's go! Hi guys, pakita ko lang sa inyo ang highlights ng ToyconPH 2022 Day 3. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please do hit that like button, subscribe button, and also that notification bell para updated naman kayo kapag meron tayong mga bagong T-unboxing o kaya mga vlogs tulad nito. Dahil di tayo nakapag-vlog ng maayos, so i-VBO ko na lang. Siyempre, una sa mga highlights natin ay ang pagdating ng cast ng TV series na Darna na sina Jane De Leon, Joshua Garcia at si Zaijan Haranilla. So pinilahan niya ng maraming fans. Napakadaming figure sa event, pero isa sa talagang hinihintuan ng mga tao ay ang mga life-size figures sa shop ng Easy Toys. Present din ang mga local artists na gumagawa ng mga art toys. Kaya maganda na masuportahan natin sila dahil ang gagaling at ang gaganda ng mga gawa nila. Napakadami rin mga cosplayers sa event, kaya masaya dahil you will see different characters from anime and movies. Isa din sa mga highlights ng event is yung Jollibee Funko Pop na giant version. Makikita nyo yung life size at yung Voltes 5 na collab ni Quicks. Worth it nga bang bumili ng 3 days ticket? For me, yes, as a collector and as a fan of the pop culture, dahil pwede mo ma-enjoy yung mga bawat activities na hinanda ng ToyCon sa programs nila. And syempre, meron niya mga pros and cons. So kung sa day 1 ka pumunta, probably yung mga hinahanap mong figures, kung nagto-toy hunt ka, nandun pa, same with the day 2. Pero probably by day 3, pwede namang nabili na yung mga figures na hinahanap mo. So, paunahan lang talaga. And sa day 3 naman, pwede ka naman makipagtawaran ng mabilis dahil last day na yon. And swertihan na lang din kung nandun pa yung mga hinahanap mong figure. So, yun lang naman yung pros and cons. Pero I think sa akin, worth it talaga bumili ng 3 days ticket. At the end of the day, sobrang enjoy and fulfilling naman ang experience na maka-attend sa ToyCon 2022. I just hope na makonsider yung ibang larger venues. For example, SMX, World Trade Center, para mas maganda yung flow ng mga tao at safe din yung mga figures na nakadisplay sa any possible accident sa pwede mangyari. At the end of this video, share ko nga pala sa inyo kung ano yung mga nabili ko dito sa event.
So, share ko lang guys kung ano yung mga nakuha natin sa ToyCon 2022. First off, pick up natin yung Vibration Stars na Minato, na Mikaze. Minato. Unbox natin to soon sa ating channel. Abangan nyo to. Napakagandang figure. Nakita ko na rin yung out of the box display nito sa isang shelves doon sa mismong event. Napakagandang figure. Minato na Mikaze. Our first pick. Second pick natin, medyo rare. Sobrang tuwa ako dahil nakakita tayo nito. Dahil doble-doble na yung presyo nito ngayon. Dahil sobrang rare na nitong figure na to. This is the figure Art Zero Shinobu Kocho from the anime Demon Slayer. And sobrang nakakatuwa lang dahil nakalubog to sa shelf. Medyo tago, tapos may naka-sticker na paid. So akala ko bayad na siya or may naka-reserve na para dito. Apparently, wala pa naman. This is a sticker from Japan, na binili siya from Japan. From a certain store na nagbayad, kaya may sticker ng paid. So, yun. Wala siyang brown box, pero mukhang okay naman. Mukha naman siyang mint condition. So, sobrang panalo nitong figure na to. I got this from EK Toys or Ek Toys. So, check nyo na lang yung Facebook nila. Dahil sa iba, sobrang doble na ng presyo nito. Pero I got this for SRP lang, no? So, sobrang panalo for a rare figure, no? Swertihan lang din kasi dahil day 3 na, pero nakakuha pa ako nito. If ever man, kung na-display ito na maayos, baka nakuha na ito ng iba ng day 1 pa lang para sa presyo nito. Sobrang panalo na. And third, nakakuha tayo ng this one. My first Funko Pop Rides na toy, no? This is Sweet Tooth and Ice Cream Truck from Twisted Metal. Kung familiar kayo sa game ng Twisted Metal sa PlayStation, I got this dahil naaalala ko yung laro namin ng kuya ko lagi nung bata pa kami sa PlayStation. Isa to sa character na lagi namin ginagamit. Isa rin siya sa pinaka-maangas at nakakatakot na character, kaya namin siya ginagamit. So, sobrang ganda. And very nostalgic sa akin itong figure na to kasi nga lagi namin itong laro ng kuya ko. So, tingin ko magugustuhan niya. Kaya, binili ko rin talaga. Kasi, madali na rin yung bargaining when it comes doon sa kanyang box condition. May mga tama na. Pero, the actual figure itself, it's in mint condition pa naman. So, tingin ko, good deal pa rin. Kasi, sobrang bagsak presyo na binigay sa akin ito. Dahil magko-closing na. So, ayun o. Sweet Tooth and Ice Cream Truck. This is a exclusive siya sa GameStop, only at GameStop, and official license siya ng PlayStation. So, sobrang panalo na. This is my first Funko Pop ride from Twisted Metal. And then, we got this for a friend, no? So, may nakipasabay, bumili. So, nung bumibili kami sa Big Boy's Toy Store, doon sa isang booth doon sa ToyCon, one of our friend, so shoutout kay Alex, nagpabili siya ng Giyu Tomioka from Demon Slayer na Funko Pop. This is a AAA anime exclusive. So yan yung kanyang figure. So sobrang okay din naman ng mga Demon Slayer na Funko Pop. Pero ako prefer ko talaga yung mga Figure Art Zero Chaban Presto na figure ng Demon Slayer dahil mas detailed. And mas gusto ko yun dahil mas accurate when it comes sa anime. Lastly, we have also from Big Boy's Toy Store, the regular version of Darna. May kita mo si Darna. Yan. So, ito yung regular version. This is exclusive sa Big Boy's. So, may kita mo yung sticker ng Big Boy's. I got two actually. The other one is a limited edition metallic version of Darna. Funko Pop. So, may kita mo dyan. 23 Marvel Comics Universe. Then, limited edition. Ito yung metallic. And I got this one signed by the actress herself, si Miss Jane De Leon. Kasi nga nandun sila sa mismong event. So yan, sinign niya. Actually, to be signed by the cast of Darna, kailangan mo bumili ng shirts. Tapos magbubunutan kung sino lang yung makakapag meet and greet. Pero kahit na wala tayong nabiling shirts and hindi tayo nakapagsali sa mga bunutan, hindi tayo pinalad sa bunutan, nakagawa tayo ng paraan and si Miss Jane De Leon na pagbigyan niya tayo mapirmahan yung aking Funko Pop. So yun, sobrang thank you kay Miss Jane De Leon and sa lahat ng tumulong para lang mapirmahan. And
yun, nag-stop by kasi siya bago sila umalis, no? Doon sa may parking. So, napirmahan itong ating Funko Pop. This is the metallic one. Yung regular one ko walang perma. So, basically, sobrang saya ng experience. Nakakapagod yung buong ToyCon. But you have this. So, sobrang panalo na yan. Sobrang panalo na talaga. So, yes, that's it for my ToyCon haul. And syempre, ang abangan nyo dyan is yung unboxing ng ating Namikaze Naruto figure. Yan, si Mina to. From Vibration Stars. And as well, yung takal ko nang hinahanap na Shinobu Kocho na figure Earth Zero. So, yan yung mga dapat yung abangan sa ating channel. And para naman maging updated kayo sa mga bago nating magiging unboxing, please do hit that like button, subscribe button, and also that notification bell para naman updated kayo kapag meron tayong bagong unboxing video. Well, see you guys on the next ToyCon and on the next video. Stay safe always. God bless. Peace. I'm out.